Nandito tayo sa pair ng ano natin, 2-time winner natin na gray. Tapos ilbabalik natin sa hatch kasi gusto natin magpalabas ng super na mga gray na madaming paa. Ayan. Yung hatch natin dyan mga boss, ano, pure na bullfrog hatch galing kay Mr. Canraya. Ayan mga boss, tingnan nyo naman ang figura ng ating broodcock na ginagamit. Susubukan natin kung makakababa pa siya kasi yung paa niya medyo balda na. Nahihirapan na siyang mag-ano, humakbang-hakbang. Pero sana makaproduce pa tayo kahit ilan lang. Kasi pareha silang pure. So yung magiging anak nila almost ano din, 50-50 na rin ng bloodline nila. So dito naman mga boss yung mga sweater natin. Yung broodcock nga na yung golden boy. This one is a 5K sweater straight comb. And this is a, you know, Boston Esculin line. Ayan mga boss. Bali different bloodline sila. Pero nagko-collect tayo ng itlog, nalalaman pa rin natin. Kasi namo-monitor natin. Ayan mga boss, tingnan nyo naman ang tindig ng ating broodcock. Bali tatlong inahin yan mga boss. Ito yung isa, nakalabas. Ito yung full spark gray natin. Ayan mga boss. May itlog na yan. Ito, ngayon palang itlog. Ayan mga boss, kung mapapansin nyo yung sukat ng inahin natin, medium to high lang nga kasi high station yung broodcock natin. And hindi kasi pwede na high station yung broodcock, broodstar, high station din yung babae kasi masosobra naman tayo ng mga height nila kapag stag babies. Hinahanap ng buyer yung mga medium lang, medium high, hanggang ganyan lang mga boss. Pero sa breeding talaga, pang breeding, high station ginagamit ng lahat. Para sa akin mga boss, yan. Pero ewan ko lang sa iba. May kanya-kanya naman tayong preferences sa breeding. Ayan mga boss. Ayan mga boss, ito yung iba nating mga brood hens. Ito yung gold natin. Figurahin natin. Ayan mga boss. Ito yung golden boy natin. And this is our producer na bulik. Ito yung mga bulik na ginagamit ni Atong Ang sa ano, WPC yung nakikita natin. Ha? Kahit ano na, talagang pinupustahan niya na sobra. At ito yung bago natin na acquire. Regalo sa atin. Imported to. Sweater. Ayan mga boss. Dito meron pa tayong ilan-ilan na mga stags. Hindi pa natin ina-harvest kasi going 5 months pa lang sila. Malulusog naman sila kaya inahayaan lang natin na naka-range. Ayan mga boss. Ito late sa kanila. Ito ng isang buwan. Pero humahabol.
Yan ang natira mga boss. Ito yung anak ng bulik na pinakita ko sa inyo kanina mga boss. Off-season breeding. Ayan o, tingnan nyo yung silong mga boss. Pulang-pula yung mga mukha. Ayan. Tingnan niyo yung mga mata mga boss. Ayan mga boss, yung winning line natin na gray. Kaya ganyan mga boss, madumi yung ating ano mga damo or yung mga dahon ng puno. Inaya natin na nakakalat dyan kasi nagsisilbing ano nila, exercise pag gusto nila magkaykay. Ayan mga boss. Ito nga pala mga boss yung pure natin na bulkak. Sariling blend na natin yan mga boss. Papuro na natin sa ating ano. Although wala namang pure talaga pero almost yung dugo nila. Talagang yun na. Ngayon mga boss. Tingnan nyo na yung paa. Mapapansin nyo na sobrang pula talaga ng paa. Na nag-i-indicate lang na talagang healthy and yung bloodline nila is napakalakas ng kanyang dugo. Ayan mga boss. Tingnan nyo. Eto mga boss yung isa nating broodcock, broodstag. This